ulat panahon ni GMA resident meteorologist na Daniel Mangtani Cruz. Oh, mga kapuso, sa gitna po ng taginit, inulan at binahang ilang lugar sa bansa, lalo na dyan sa Mindanao. Sa Davao del Sur, rumagasa ang baha dahil sa halos walang tigil na buhos ang ulan. Pinasok ng tubig ang maraming bahay. Umapaw raw ang sapa at problema pa ang drainage kaya mabilis binaha ang lugar. Nalubog din sa baha ang Alabel, Sarangani kung saan 70 pamilya ang naapektuhan. Sa Sultan Kudarat naman, nagmistulang ilog ang ilang palayan at kalsada. Hindi rin nakaligtas sa baha ang mga paaralan. Yan mga kapuso, yung mga pag-ulan na yan dulot ng low pressure area at intertropical convergence zone o ITCZ na umiral po dyan sa Mindanao kahapon. Huling namataan ng pag-asa ang nasabing LPA sa layong 260 kilometers east-northeast ng Davao City. Nasa dagat pa yan mga kapuso. Umiiral din yung tail end ng frontal system na nagpapaulan naman dito sa may southern Luzon. Sa wind map ng Metra Weather, mababa pa rin ang tsansa nitong LPA na maging bagyo. Yung nakikita yung umiikot na hangin na yan. At lalapit po yan sa Mindanao. At mga kapuso, mabagal nakikilos yan. Ito ay Webes na kung saan nakatawid niya ng Mindanao at nandito sa may Western Visayas. Kaya patuloy nating imo-monitor itong LPA na ito. Sa rainfall forecast naman, maghapon hanggang magdamag ha, na makakaranas sa mga pag-ulan ang Mindanao. May mga malalakas na ulan, lalong-lalo na pagdating sa hapon yung nakikita niyo mga kulay orange at pula na yan. Mga heavy to intense rains yan. Kaya maghanda po ha, sa posibleng baha at yung pagguho ng lupa. Buong araw hanggang gabi rin ang pag-ulan sa Visayas. Pero mas maraming lugar, yung kulay dilaw, mga hanggang katamtamang ulan. Pero pwede rin magdulot yan ng mga pagbaha at landslide dahil ilang araw nang inuulan ng Visayas. Sa Luzon, umaga pa lamang uulanin na ang Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Maguindanao Bicol Region at ilang bahagi ng Cordillera. Ganyan din ang inaasahang panahon dito sa may Mimaropa na kung saan may mga malalakas na ulan dito sa Mindoro maging sa Palawan. Uulanin na rin ang iba pang bahagi ng Luzon. Pagdating ng hapon, makikita niyo mga kapuso, halos natakpan na ang buong Luzon ng mga kulay, dilaw, ibig sabihin mga hanggang katamtamang pag-ulan yan. Sa Metro Manila, posible pong magpatuloy ang pag-ulan bukas, ha? Pero mas maraming ulan ang inasahan pagdating sa hapon. Samantala, magiging maalon at delikado pa rin pumalaot dyan sa may Batanes, Cagayan, kasama yung Ilocos Provinces, Isabela, Aurora, ilang bahagi ng Quezon, dyan sa may Camarines Provinces, maging sa isla ng Catanduanes. At yan ang latest sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. Ito ang GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.